Mga kapatid, doon sa ang Pasko ay sumapit, lalo na doon sa parte ng kanta na linya na may tatlong haring nagsidalaw. Alam niyo ba mga kapatid na hindi talaga tatlong hari yun, three wise men yun sa Bible. At sabi nga nila, mga kwentuhan ngayon, no? Na yung mga three wise men na yun, nung dumalaw daw kay Jesus yun, eh nag-selfie lang at saka umalis na at saka nag-post na ng kanilang mga ano sa Instagram at saka sa kanilang Facebook. Mga kapatid, yan yung pintong gawa-gawa lang dyan. So, mga kapatid, hindi talaga yung totoong ganun ang nangyari. Actually, three wise men. Ano ba ginawa nila ng three wise men? Mga kapatid, pagdating ni Jesus dito sa mundong ito, pag-usapan natin yan kasi yan yung nawawalang essence ngayon, mga kapatid. I-explain ko, paliwanag ko sa inyo bakit nawawalang essence na minodel ng mga three wise men. Mga kapatid, pagka tuwing darating ang Pasko kasi, ang ini-expect natin ay regalo. Ini-expect natin ay mga bonuses, 13th month pay. Of course, nakasanayan na kasi natin na yun yung darating. At nag-expect tayo na tayo ay re-regaluhan. But some of us also find their ways to give gifts tulad ng mga wise men na sila yung nagbibigay ng regalo at sila yung naghahanap ng paraan upang makapagbigay. Mga kapatid, itong esensya ng Christmas ito, yan yung pag-usapan natin. But before then, pag-usapan muna natin doon sa John chapter 3. Pagkatitignan mo itong verse na ito mga kapatid, paliwanag ko lang ito ng konti. Kasi pagtitignan mo itong verse ng John chapter 3 verse 16, mami-misinterpret natin yan. Kasi ang sabi diyan, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son." No? Love the world that He gave His only begotten Son. Pag-usapan natin yung love kasi He gave. Kaya dumating si Jesus Christ. Mga kapatid, huwag mong i-summarize or i-assume na God really loved the world. Kasi the world is a sinner. Why God loved the world? Mga kapatid, ipaliwanag ko lang yung purpose ditong Bible na ito. Kasi baka magsasabi ka na kahit sinner ako, love ako ng Jesus Christ. Kahit yung mga sinners, mga criminal, kasama rin. Of course, kasama yon. Pero paliwanag ko sa inyo, bakit mahal ng mundo? Mahal ng Diyos ang mundo. Kasi nga, in verse 15, bago ka sa John chapter 16, huwag mong kalimutan na verse 15, nandyan nga sa chapter 3 ng John. Ang sabi dito in verse 15, mga kapatid, no, tandaan mo ito at reviewin mo yung doctrinal ano natin ha. Na sabi dito, unahin ko sa 14, no? And as Moses lifted up the serpent in the wilderness, so the Son of Man be lifted up. Son of Man, and whoever believes in Him may have eternal life. Mga kapatid, ang titulo po ni Jesus, bago siya nagiging Jesus, pinangalanan ni Mary at Joseph, siya ay tinatawag na Son of Man. Ipaliwanag ko lang po ang konteksto ng Diyos bakit sinabi ni John, "For God so loved the world." Mga kapatid, although Jesus is the Son of God, but He is also the Son of Man. That is why God loved the world because Jesus, as the Son of Man, is from the world also or part of the world. Tandaan natin yung doctrinal theological konteksto natin mga kapatid. Itong sa expository na ginagawa ko po. Mahilig kasi ako sa expository kaya magtaka kayo, kakaiba. Iba yung explanation natin sa mga traditional na concept. No? So huwag mong i-assume na ikaw yun agad, na love ka ng Diyos. Secondary lang tayo, yung mga tao dito sa mundo. God loved the world because His Son is also the Son of man, and man is from the world. That is why the duality of Jesus, yung kanyang divine at saka yung pagiging human, is inseparable. Hindi po siya na siseparate. Hindi po siya nahihiwalay. Partly siya from God, that's why Jesus loved the world because also Jesus is part from the world. That is why pinapakita sa atin sa process ng virgin birth. Mga kapatid, ang pagdating ni Jesus Christ dito sa mundo at ipinanganak siya sa sabsaban, pinapakita lang ay si Jesus ay hindi siya, kung hindi siya nag-exist doon sa pagpanganak, kung hindi, siya ang tinatawag na Son of Man. Kailan ba nagsimula ang man? Hindi nagsimula ang man nung si Jesus ay ipinanganak. Nagsimula ang man dahil kay Jesus. So yung pagdating niya doon sa sabsaban ay isa na lang confirmation at proseso na He is also part of the world human. Okay. Now, dito tayo sa ginagawa ng mga tatlong wise men. O wise men. Mga kapatid, ang challenge ngayon dito sa mundo, lalo na sa Christmas, ay ang worship.
Alam niyo ba, mga kapatid, na the best temptations that Jesus could fall, no? In Matthew chapter 4, lalo na sa partly ng chapter 4 verse 11 to verse 9 to 11, na when Jesus, no, led by the tempter, the devil, into the highest peak of the mountain and show the kingdom of the world, Satan offer, or the devil offer to Jesus, sabi niya, I'll give this to you if you bow down and worship me. Mga kapatid, tandaan natin yan, na ang the best temptations that the devil can offer to us is the materialistic world, na mapasa atin yun in the equivalent of worship. Mga kapatid, malalim-lalim po yun. That is why titignan din natin yung three wise men. Kasi nga, ang three wise men, when they came to Jesus, no, ang journey nila ay malayo pa. At sinadya lang nilang pumunta kay Jesus para mag-offer ng kanilang the best gifts, material, yung kanilang treasures. Mga kapatid, in this generation, nawala na yung essence of worship because in exchange of the this materialistic world, no, sa Facebook pa lang, daming mga offer dyan, daming, you know, online sales at saka mga minds dyan. Mga kapatid, these generations become more materialistic. At alam mo ba, hindi na kailangan ang devil magpakahirap at pumunta dito at sasabihin na sasabihin niya na I will give this up to you if you bow down and worship me. Mga kapatid, isa sa indicator why the people cannot worship now because they are already now overwhelmed with the demand of this materialistic world. They have to comply the materialistic world. They have this model of iPhones, they have this model of ganito, they have this surgical, you know. Ang dami, mga kapatid, it is a materialistic world. That is why hirap tayong mag-lead to worship because some other people are into materialistic. So, mga kapatid, ang worship natin ngayon ay napabayaan na. Yung value of worship na sacrifice, napabayaan na, nawala na. Kaya, pagtitingnan mo, ang mga tao, pag hindi nag-worship yan at wala na siyang gana mag-worship or appetite to worship, malamang dahil yan sa materialistic essence ng buhay niya. Alam mo, mga kapatid, there are part in this scripture na sabi, lalo na sa Matthew chapter 11, na sabi ni Jesus doon na, come unto me those who are heavy laden and I'll give you rest. Take my yoke upon me and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, for you will find rest for your souls. For my yoke is easy and my burden is light. Mga kapatid, when we come to Christ, the concept of this materialistic generation is they should have pleasures, they should have this provision, they should have this and that. Yung puntahan nila dapat leisures and pleasures yun. So, kung may mga side, mga trips sila, mga vacation trips, side trips na lang yung worship, mga kapatid, it's not the priority. But when Jesus offer, come unto me, mga kapatid, mayroon yung burden. But that burden is easy. Take my yoke upon me and learn from me. For my burden is easy and light. For my yoke is easy and the burden is light. Mga kapatid, nakalimutan natin yung walking with Jesus is also taking that yoke. And that yoke, there is a burden, but that burden is light. Mga kapatid, in the contrast of what Satan's offer, the entertainment in this world, the pleasures in this world, the materialistic world that can offer you leisures and treasures and pleasures, mga kapatid, it is the contrast automatically dito sa offer ni Jesus that He offers rest. You cannot take the rest from Jesus without taking His yoke and taking that burden, the burden of sacrifice. That is why when Jesus came to this, dito sa mundong ito, nung dumating si Jesus dito sa mundong ito, mga kapatid, nakalimutan natin na meron tayong participation ng yoke, yung yoko, at meron yung konting bigat, sacrifices, no, paghihirap, in equivalence and in our gesture of worship. Mga kapatid, i-explain ko yan sa simpleng pamamaraan ng explanation nung mga worship ng magay or yung three wise men. Ang layo nilang nilakad, mga kapatid, from Persia to Israel. Ang layo ng journey niyan at ang delikado yan ng security nila.
na nadala pa silang mga treasures para i-offer lang kay Jesus Christ. In this Christmas, what can you offer to Jesus Christ that it is your treasure and it is your sacrifice and it takes your life? Mga kapatid, wala na tayong ganung konsepto ngayon. When we come to church, when we offer sacrifices of praise, when we offer, wala na yung sacrifices of praise. Nawala na nga ang sacrifice, wala na nga pa ang praise. Mga kapatid, nakakalungkot talaga po. Because of the world is become sophisticated in giving us opportunity to enjoy leisures and pleasures, mga kapatid, that Satan offered to Jesus in ancient world. Huwag tayong magpaloko, mga kapatid. That is why in Matthew chapter 4, the temptations of Jesus, every time that Satan offers temptations, alam niyo ba, no? Palagi sinasagot ni Jesus, it is written. It is written. But in itong third temptations na ito, the devil did not use the tricks from the scripture. Yung first two temptations, he offers tricks, no? He offers scripture. Sabi niya kay Jesus, the devil, sabi niya kay Jesus, alam mo ba, Jesus, na nakasulat sa Bible na God will provide you bread that comes from the stone. Saan ito nangyari, mga kapatid? When Moses journeyed, no, out of Egypt, pinakain sila sa desierto, anong pinapay doon? They eat bread. Yun yung tinutukoy ni Satan sa tingin. Pangalawa, mga kapatid, when you jump to the cliff, your foot will not be, hindi ka masasaktan. Mga kapatid, nangyari yan, ang dami yan sa mga propeta. But the third time that the temptations of Satan, he no longer used the scripture, but rather he used the best trick na masusunod ng mga tao or talaga matitempt ang mga tao. The treasures of this world. Mga kapatid, the hindrances of your worship now might be this treasure, might be this materialistic world. Hindi ka makapag-worship kasi nabulag ka na sa mga materialistic concept dito sa mundong ito. At pag nabulag ka na, hindi mo na makikita si Jesus. So ano ngayon ang iti-take, i-burden, and yoke? Mga kapatid, it's all concept. Ang makikita mo, pagkakaintindi mo kay Jesus, it's no longer experience, but it's rather an, a reasoning and an idea and a concept. It's just an intellectual concept. That is why your worship is, yung tipong linya mo ng worship, is pwede naman ako mag-worship online, pwede naman ako mag-worship sa bahay na lang. Hindi na ako kailangan mag-sacrifice pa kasi pareho lang din naman yun, worship. May mga reasoning ka ng ganun. Why? Because you choose pleasure rather than burden. Why? Because you don't have experienced the presence of God. Jesus is not real to you. Mga kapatid, huwag tayong gumaya kay King Herod that when Jesus came, hindi totoo si Jesus sa kanya at wala sa kanya. Yun ay pinagpapatay niya, mga kapatid. Mga kapatid, the three wise men, take it seriously that they came along the way to offer their sacrifices of praise to Jesus. Mga kapatid, pagtitingnan mo ngayon ang konsepto natin sa worship natin, pagtitingnan mo ngayon sa inner worship natin, yung response ng mga tao sa worship, kung wala silang personal encounter with Jesus, if they do not experience taking the burden, the yoke of Jesus, and the burden of Jesus, they will never experience walking with Jesus, having that yoke and having that burden. That is why their worship is shallow, mababaw. Napakababaw kasi walang experience doon sa pagbuhat ng sacrifices na na-require ni Jesus bago mo makuha ang rest. Ah, Lord, take my yoke, for my yoke is easy and the burden is light. Ah, kapatid, hindi mo makukuha yan kung hindi mo talaga kukunin yan na kasama ka ni Jesus, that yoke, you will be tied together. Kaya ang response mo ngayon sa worship, hindi ganun kalahin. Mga kapatid, pag-usapan natin ngayon yung mga nagpo-prosper, not because of their idea, their skills, but mga kapatid, yung mga blessed ni Jesus, ni God, kapatid. Kasi it is the concept of God to bless us, no? Kaya nga in-offer nila kay Moses, panahon pa lang ni Moses, na you will be in the land flowing with milk and honey. Ibig sabihin, the abundance. Mga kapatid, hindi po kasalanan maging mayaman. Okay lang po yun. Kaya nga si Jesus hindi napaloko kay Satan, eh, kasi ganun din naman ang pupuntahan niya. But when that treasure coming from Satan in exchange of your opportunity to worship God, to experience God, talo ka. Ito ngayon, mga kapatid, ang mga kapatiran nating mga pinagyaman ng Diyos.
hindi sila naloko doon sa ino-offer na material dito sa mundo. Makikita naman natin yan sa simbahan natin. Most of our brothers and sisters here are into business. And alam niyo naman, pag Sunday, pag Linggo talaga, ayan highest peak of earning something, no, in the business. Minsan nagdo-double yan, triple, quadruple ang kita dyan sa Sunday. But they choose to close down their business on Sunday because it is a worship time. Mga kapatid, malaking halaga po yun. Malaking sacrifices po yun. Hindi lang dahil pupunta sila sa simbahan, kundi the sacrifices of the earnings in their business also. Mga kapatid, later on makikita natin how this tradition na pinapakita from generation to generation na they have to close down their businesses on Sunday because they will worship God. At lahat nito, pag nakikita natin, yung iba, ganun din ang ginagawa kasi worship sila kay God. Mga kapatid, it affects and it changes, it mold the community. Ang community ngayon gustong bumili, sarado lahat ng tindahan kasi ang mga may-ari ng tindahan ay nagsasamba sa Linggo. They know. Nalalaman nila ngayon na every Sunday, nagsasamba yan. So hindi sila nagsashopping on Sunday. Nagsashopping sila on Saturday or Monday. Anong ginawa nila sa Sunday? Kahit iba relihiyon nila, kahit anong nila, they have time to spend with their family, they have time to spend worship. Mga kapatid, kung ikaw pinagyaman ng Diyos, gamitin mo yan para mapabago mo yung community. That is worship. That is the expression of worship. Alam mo ba mga kapatid, merong kwento sa gawa-gawa lang sa kanto na book authored by Pastor Jess. Mayroon lang yung mga kapatid. Isang kwento na yun, alam niyo ba yung kwento na yun? Na sabi ng demonyo, sabi niya doon sa simbahan na kulto, sabi niya, itong simbahan kulto na ito, pinagyaman ko na nga ito. Ang tigas ng ulo, ayaw sumunod sa akin. Ang pinangalan niya sa simbahan ay Kristo. Eh dapat hindi ganun. Si Jesus Christ ang ako ang nagpayaman sa iyo, tapos Kristo ang nilagay mo. Sabi ng demonyo, mga kapatid, sa susunod, hindi na kita alagaan, hindi na kita payayamanin. Doon na lang ako sa mga Kristiyano, masunurin pa. No, hindi pa ako nahihirapan. I-offeran ko lang ng konting treasure yan. Ba, hindi na magsisimba yan. Hindi na papasok sa simbahan yan. Hindi na nag-worship yan. Mga kapatid, napaka-samang illustration po yan. Kwentong yan. Kasi karamihan yan ay totoo. Most of us na nanggaling sa kahirapan, pag merong konting success, merong konting financial success, mga kapatid, nakalimutan na agad ang Diyos. Remember what Satan offers to Jesus. All these treasures and kingdoms I will give to you. You have to worship me. Mga kapatid, hindi na kailangan i-offer ni Satan sa iyo yan kung ikaw naman ay naghahabol talaga ng treasure. Naghahabol ka ng kingdoms. Naghahabol ka ng material in this world. Kawawa ka. Alam mo mga kapatid, lastly, before I close this, the story of Job. When Job became rich, no, hindi na uobra yung temptation ni Satan na, Job, I will give this to you, kingdoms and treasures. I'll give this to you. We have to worship me. Mga kapatid, hindi na umubra yun kay Job. Mayaman pa si Job kay Satan ng that time. That's why Satan, wala na siya. Wala siya magkawa. Saan siya nagreklamo? Umagat siya sa doon siya kay Jesus, sa trono ni Jesus. Sabi niya, yan si Job. Oh, kaya nga nag-worship yan kasi pinayaman mo eh. Kaya nga masayahing nag-worship yan kasi pinayaman mo eh. Subukan mong tanggalin yung kayamanan niya. Job chapter 1 and chapter 2, mga kapatid. The book of Job. Subukan mong tanggalin yung kayamanan niya, di ba? Hindi na yan mag-worship sa iyo. He will no longer worship you if you remove all of what he has. Alam mo ang sagot ng Diyos, mga kapatid, because God is confident to the life of Job that he will never fade, no, in his worship. Hindi talaga mag-fail yan, mga kapatid, kahit wala pa yung treasure na yun. Sabi ni God sa kanya, kay Satan, oh, sige, tanggalin mo lahat yan except yung life niya, ha? Huwag mong tanggalin yan. Tanggalin mo lahat yung meron sa kanya. Alam mo pa kapatid, napahiya si Satan doon. Alam mo kapatid, if you are successful and when you begin to seriously worship God and mayroong mga difficulties na dumating, kung kailan ka nagsiseryoso sa pagsimba, may mga difficulties na dumating, baka mga kapatid, sinalenge ka ng demonyo at tinanong si Jesus si God na kaya ka nag-worship kasi successful ka. Mga kapatid, huwag mong ipakita yon. Don't fail to worship God. Lalo na may difficulties, alam mo naman na real encounter ka with God. Like Job. Now mga kapatid, ngayon, tingnan natin sa church natin. Kung ikaw pinagpala ng Diyos at umaman ka, at ang simbahan niyo butas-butas, mga kapatid, hiya ka naman.
ayusin mo yun. Ikaw ang inaasahan doon. Kung mga ministeryo nyo ay walang finances, suportahan mo yun. No? You cannot worship na punta ka lang doon kay Jesus at magpapaselfie lang para attendance, no? Tapos post mo na sa Facebook. Or you cannot worship just, you know, taking scripture and post Jesus doon sa Facebook. Mga kapatid, there is an equivalent sacrifices yun. Take my yoke, for my yoke is easy and the burden is light. They cannot worship without sacrifices, mga kapatid. And in this generation, yung worship natin ngayon, kalimutan na natin yung lectures and pressure. Lectures and pleasures. But rather, it is always a point of sacrifices. Why God loved the world? Because Jesus, as the Son of Man, is also a Son of God. And He came into this world, and those who knew that He is the Savior of the world, He is God, worship Him and worship Him with treasures and sacrifices. That is equivalent to their life. Taking a long journey just to offer sacrifices. A treasures. Three wise men. In this Christmas, I would like to encourage you that you will be, in this generation, one of the three wise men in nature and in culture. Yung concept natin, the way we worship God, it is the highest opportunity for us in this generation. Let's pray. Father, we thank you, Lord, for your grace and your mercy. Thank you for guiding us. In this Christmas, Lord, forgive us na mas nauna pa ang mga bagay na gusto naming makantan. Pero nireject namin, Lord, yung yoke at yung burden ng yoke na ito to come with you, to go with you, to walk with you, Lord. In this Christmas, that walking with you is taking your yoke, for yoke is easy and burden is light, and the burden is light. And then that is the time that we can have rest. Thank you, Lord, for that guaranteed rest that when we began to encounter you, kung simula na po na maranasan po namin ang iyong presensya, Panginoon, nagkaroon po kami ng kapanatagan sa aming buhay. At salamat din, Panginoon, na ito ay mayroong kaunting sakripisyo, mayroong kaunting pagkahirap, sakit. But Lord, this is easy because you are with us. You are God Emmanuel. I pray, O God, na instead of this Christmas, Lord, na Christmas tree ang makikita namin sa paligid, but rather the yoke, your yoke, symbolizes of burden, but that burden is easy and light. Thank you, Jesus. Give you all the praise, all the glory in this place. God bless you, mga kapatid.